Pagtaas ng mortality rate sa manok, ibinabala ng Pangasinan OPVET sa nalalapit na pagpasok ng dry season. May ulat si Russell Simorio. May maliit na poultry farm sa barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan si Mang Mario. Bukod sa reproduction na pagpaparami ng baboy, pinasok na rin niya ang pag-aalaga ng manok. Pero problema ni Mang Mario ang pagtama ng heat stroke sa ilan sa mga alagang manok. Kada linggo, hindi bababa sa 5 ang mortality dahil sa init ng panahon. Yung sobrang init ng yung panahon. Tapos pag yung sobra yung taba nila yun, na-stroke sila. Pag ganitong tag-init, kinokontrol ko yung kain kasi pag yung sobra yung kain nila, talaga na-stroke sila eh. Nasa mahigit 10 backyard poultry farm habang may isang commercial poultry farm sa bayan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, kailangan naman ng sundin ng tamang stocking density sa mga poultry farm para maiwasan ang pagtama ng sakit sa mga manok. Bigla na lang babagsak. Yun ang sinyalis talaga na excessive na ang temperature nila sa kanilang lugar. Maaga na ring ibinabala ng Pangasinan OPVET ang pagtaas ng mortality rate sa mga alagang manok sa pagpasok ng dry season. Ay, parang sa tao din po yan, pagkulang po tayo ng water, mait po yung katawan natin, so andun po yung exhaustion natin, yung body temp natin na mainit. So kailangan po ating i-regulate yung ating body temperature, so kailangan po natin ng maraming water intake. Ganun po sir yung mga animals po. Samantala, nananatiling masiglang bentahan ng karne ng manok sa pamilihan na nasa 180 pesos kada kilo. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.